Hello guys, good day everyone. Sa araw pong ito ay nandito po tayo uli sa ating kusina. Katulad po ng lagi natin ginagawa sa kusina natin, magluluto po tayo ngayon. At sa araw na ito, ang atin pong lulutuin ay isang Caviteño dish. I don't know kung ito po ay iniluluto sa ibang probinsya, pero po sa amin po sa Imus, specifically sa Imus, kasi po sa ibang parte po ng Cavite, hindi ko rin po ito nakikita. Ito po, at ito po ay very common sa amin pong mga Imuseño, sa mga taga-Imus, na niluluto ito. Actually, to be honest, maging sa ibang parte ng Imus, lalo na yung mga nasa urban area. Kasi po ang Imus ay nahati rin po yan sa dalawa. Meron pong taga-bukid at meron pong mga taga-urban. Yun po yun, taga-bayan. Pero ako po ay lumaki sa, alam po yan ang mga taga-Imus. Yung taga-bukid po ako. At kabilang po ako dun sa rural areas. At kami po yung nasa, sabihin natin, nasa mga mahirap na parte ng Imus. Ano po? At nasanay po kami sa mga pagkaing simple at innovative. Ibig sabihin, gagawa ka talaga ng paraan para mapasarap yung isang dish. At sa araw pong ito, ay magluluto tayo ng isang Imus dish. At ito po ay ang sinigang na tinapa sa kamatsili. Ayan. So siguro po, very, ano tawag sa inyo, rare na marinig po yon. Sinigang na tinapa sa kamatsili. By the way, you can use any other smoked fish. Pwede pong tinapang, siguro po pwede tinapang bangus o tinapang galunggong o tinapang lawlaw. No? Iba-iba po klase yung mga isda eh. Pero what I will be using today ay yung tinapang galunggong. So, paborito po namin ito, lalo na po yung nagsasaka, no po? Kapag panahon na po ng taniman at magtatanim, ang pinapakain po doon sa mga magtatanim, di ba, most of the time ay ginisang upo, yung mga pwedeng paramihin, ginisang munggo, ayan po. At minsan po ay nagluluto rin po ng tinatawag na kamatsili kapag marami po na bunga ang kamatsili. At ang ginagamit pong kamatsili usually ay yung mapakla. Dalawang klase rin yung kamatsili. Meron po yung matamis at meron pong mapaklang kamatsili. Usually yung mapaklang kamatsili, yung po yung ginagamit namin na pansigang. Hinahaluan po ito ng himbabao. I don't know kung alam nyo rin yung himbabao. Maybe I am talking alien to you right now. Yung himbabao, ito po yung birch flower sa English. Ewan ko po kung ano tawag sa ibang probinsya, pero wala pong ano available ngayon. Dati po nakakabili po ako dito sa mga Asian market dito sa Canada ng frozen na himbabao. Wala po ngayon eh. Kaya ang available lang po ay narito po. Ipapakita ko sa inyo mga ingredients at samahan niyo po ako magluto ng sinigang na tinapa sa kamatsili. Ayan. Ayan po mga kaibigan, ang ating pong ingredients para po sa ating sinigang na tinapa. Ayan. So, tinapa po. Sabi ng iba, ano ba naman yan? Tinuyo na nga eh, tapos isisigang. Pero, ayan po, nasanay po kami sa ganyan. Gusto ko lamang pong ipakita para naman po doon sa mga kababayan at siguro sa ibang gusto mag-eksperimento ng kakaibang luto, eh pwede nyo pong subukan ito. Ayan po, tinapang galunggong po ang gagamitin natin. Ayan po ay 4 na piraso per pack. Ito po ay lumalabas na almost $4 po ang isa. So, imaginein po nyo, $8 po yan. Tinapa lang po yan, ano po na galunggong. Tapos, meron pong kaibigan na napakapalad natin na nagbigay sa atin ng kamatsili. Ayan po yung kamatsili. Ayan, ang alam ko po, $7.50 ang isa nito, isang pack. Pero binigyan po tayo. 3 pack po binigay sa atin ng kaibigan natin ito. And shout out po pala kay Janine Legaspi. Salamat sa himbabao sa kamatsili. At iluluto natin ito. So 3 pack po ito. Itinabi ko yung dalawa pa at kakainin po natin ng ganito. Kasi po, masarap din ito kinakain ng ganito eh. By the way, ito pong kamatsili na ito ay matamis. Ito yung sweet variety. Kaya, nako eh.
Nakakahinayang isigang pero susubukan po natin kasi na-miss din natin yung sinigang na kamatsili. Gagamit po tayo ng wing bean o kalamismes o sa scientific name ay Sopocarpus tetragonolobus. O yan, tama po yun. Yun po, hindi ko makalimutan nung high school ako, naalala ko yung inireport ko po kasi ito sa isang science class namin nung araw. Again, Sopocarpus tetragonolobus. Yan po ang scientific name ng kalamismis. Ano bang ibang term dito sa ibang probinsya? Basta sa amin po, kalamismis yan eh. Gamit po tayo ng... Ito po ay okra, frozen okra. Wala po tayong makuhang buo, kaya ito ay cut. Cut okra. Eh, putol-putol na po yan. Gagamit din po tayo ng sinigang mix. Ang gagamitin natin, mamasitas. Baka naman, ito po yung hot. Tapos, isang onion. Ayan, nalaglag yung ating camera. Isang onion, isang kamatis. Lalagyan din po natin ng sweet potato o kamote. Ang gagamitin nating kamote, dahil ito lang ang available, ay yung purple. Ayan, purple. Mas maganda ho sana yung Japanese potato na puti. Na sweet potato, kaso wala ho eh. So, ayan po. More or less, ayan po yung ating ingredients. At simple-simple, wala po tayong gigisahin dyan. At magluluto po tayo. Samahan nyo po ako sa atin pong sinigang na galunggong sa kamatsili. Ayan, so ang uunahin natin ay tanggalin ang buto at ang balat ng atin kamatsili. So, ayan, hindi natin kailangan yung buto. Tanggalin natin ganyan. Ayan. So kung kababayan ko po kayo ay naiintindihan nyo po ito. Pero kung bago lang po kayo sa channel ko at ngayon lang po nakita to at medyo na curious kayo kung ano ba itong sinigang na tinapa sa kamatsili ay panoorin nyo po at kung marami pong kamatsili sa inyo, in abundance yung kamatsili, ay pwede nyo pong alternative ito. Hindi ko po alam kung ano yung mga nutritional value, no? Pasensya na po kayo. Hindi po na-research ng inyong lingkod kung anong meron dito sa kamatsili. Pero ang alam ko po ay naigugulay ito eh. Just like any other vegetable na pwedeng isahog. Ayan, natutunan po 'yan ng aking mga matatandang kalahi. Kababayan na iluto. Ayan. So, ganyan lang po para hindi naman kayo mainip. Ayan, mga kaibigan. Atin na pong natanggal ang buto at nabalata na po natin. Ang ganda sana itong buto na to kung pwedeng sumibol dito, maitanim eh, no po. By the way, ito po ay produkto ng Thailand. Ayan, no? Nakalagay po rito. Product of Thailand. Kaya hindi po galing Pilipinas tong kamatsili na ito. Medyo mapula nga yung kanyang ano eh. Pero anyway, kamatsili pa rin po yan. At ito po yung ating isasahog sa atin pong sinigang na tinapa. Sunod natin balatan ang ating kamote. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, mas maganda po sana yung yellow. Kaso purple lang nakakuha natin. Kukulay po ang sabaw nito eh. But anyway, parehas naman po ang lasa. Kaya lang, yung sinigang natin ay magkukulay ube. And yan po, mga tanga yan. Nakita nyo po, yan o. Oh. Hindi po maganda ang kamote. Wala po kasing mabili. Hindi ko po alam kung kasi winter na nga rito eh. Baka apektado rin yung mga pag-export o import rather ng mga produktong galing sa ibang lugar. Probinsya po yung lugar namin. Ito pong Manitoba ay probinsya. Probinsya ng Canada. Medyo rural. Pero city po itong Winnipeg. Ito pong kinalaragyan namin. City of Winnipeg, Province of Manitoba. Kailangan po tanggalin yan kasi ito, masama po lasa yan, hahalo sa sabaw yan eh. Yan.
Gihatin po natin. Gihatin lang po natin ng parang bite size. Ah, hindi pala bite size. Medyo malalaki ng konti. Ayan, ganyan. Ayan. Ayan. Wala pong ano dyan. Wala pong mali. Kung paano nyo gustong... Meron pa akong tanga eh. Oh. Pangit ng ano, kamote. Ayan. Ayan. Ganyan po ang gayat. And then, onion. Ayan. Gayat pansigang lang po. And then, kamatis. Ayan. Gayat na ang ating sibuyas at ang ating kamatis. Ngayon naman, ang ating kalamismis o wing bean. Ganyan lang po yan. Hahatakin lang po ninyong ganon para matanggal natin yung pinaka matigas na parte ng gitna. Ayan na. Yun. So, ganyan lang po. Tatabi nyo po. Buputulin lang yung dulo. Pagkaputol ng dulo, hatakin nyo lang po. Meron po mga pagmura. Wala naman po nahahatak. Ibig sabihin, yun. Ayan. Mura po yun. Dalawa lang naman po yung gilid na yan. Ayan, oh. Nakita nyo po, yung kabilang gilid, wala naman po. Oh. So, meron lang pong side na merong pinaka natawag doon? Fiber. Meron pong side na wala naman. Ayan. Nakikita nyo lang naman po yun sa medyo magulang na. Yung mga mura. Yung medyo, yan o. Oh. Ito, medyo magulang. Meron po yan. Ayan, oh. Ayan, tanggalin nyo po yun. Isang side lang naman usually meron. Ayan. Okay, ngayon po ay atin po itong gagayatin. So, ganyan lang po ang gayat. Ayan, ito po bite size lang. Ayan, ganyan. Lugasan ko na po ito. Tawag po yata rito sa Pangasinan ay parlang. Hindi ko po alam kung parlang nga ho ba. O sa Ilocano. Ang misis ko po kasi ay from Pangasinan. Pangasinan mabini. Kaya medyo marunong siya magpangasinan. Marunong po siyang mag-Ilocano. Ako po ay Jakmawatan. Ako po ay Caviteño. Ayan. Gayat na ang atin pong kalamismes. Ang natitira na lang po ay ang okra. Ito naman po ay gayat na. Hindi na po natin ito gagayatin. We are ready now to cook. Yan po, sa kumukulo na, ay nagpakainit na tayo ng tubig. Hindi pa siya kumukulo, pero pwede na natin ilagay ang ating kamatis at ang ating sibuyas. Hintay lang po natin kumulo ang sibuyas at ang kamatis. Habang pinapakulo, lagyan po natin ang patis. So, ito po ay fish sauce. Yan, patis po. Norins! Ayan, at this point, pwede na po natin ilagay ang ating kamatsili. Lalagay po natin agad para po lumasa. Para lumasa yung kamatsili natin. Then, susunod, lalagay na po natin ang ating pong tinapa. Walong piraso po itong ating tinapa. Ngayon po natin kumulo at maluto ang ating tinapa. Ngayon po, pwede na natin ilagay ang ating kamote para naman lumasa na rin yung ating kamote
Masarap po yung kamote niyan, medyo labog ng konti. Bigyan na po natin ang kamote. Ayan, kalagay ko po, luto na. Bago natin ilagay ang ating gulay, lalagay na muna natin ang ating pong sinigang sampalok mix. Ito po yung spicy, kaya medyo spicy, kaya hindi ko na po nilagyan ng sili. Yung pong iba naglalagay ng luya, para sa akin po, hindi naman po masyadong malansa yan, kaya hindi ko na po nilagyan ng luya. Lagyan na po natin lahat itong isang pack para tamang-tama yung asin. Ayan po, umukulo na uli. Lagyan na natin ang atin pong kalamismis. Sigarilyas po yata ang tawag dito sa iba. By the way, ito pong okra na ito ay pre-boiled na po ito, frozen. Kaya kailan po natin lumambot ng konti yung ating sigarilyas bago lagyan na po natin ang okra. Lagyan na po natin ang okra. Gaya po ng binanggit ko, gayat na po itong okra na to. Kaya wala akong nabiling buo . Kaya ang pangit ng pagkakagayat ng okra. Yan, mga kaibigan, lagyan na natin lahat. Tayo na lang natin kumulo at pagkulo. Ayos na po, ready to eat na tayo. Ayan. Sa palagay nyo, magkano kayo mabibili isang ano niyan, container? 2 pirasong galunggong at ayan, gulay. Palagay ko po mabibili ito kung $5 isa. No, $5, $15. Lugi ako. No. By the way, dadaling ko po ito sa mga mahal natin sa buhay dito, yung mga may edad na nating mga kapatid na alam ko po ay nami-miss itong lutong ito. Mga taga-Imus na siguro ay matagal-tagal ng panahon hindi natitikman ito. Ayan, sige po mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood. And kung hindi pa ho kayo nakaka-subscribe sa Ruel Camia TV, ay paka-subscribe naman po, paki-click ang notification bell para ma-update po kayo sa atin pong mga susunod na videos. Again, shout out po at pasasalamat para kay Janine Legaspi sa pagbibigay niya po sa atin ng kamatsili. Hindi ko po alam kung saan niya binili yon, pero kung sino man po yung supplier pangit naman ng supplier o taga-benta ng kamatsili dito po sa Winnipeg, Manitoba, nagpapasalamat kami sa iyo kahit hindi kita kilala kasi nadala mo yung kamatsili dito sa Winnipeg. Sa kabila ng ubod ng lamig na lugar na ito na imposibleng sumibol, tumubo ang kamatsili, ay nakatikim po tayo nito. Mahigit na pong siguro po mga 5 years na akong hindi nakatikim nito kasi po 9 years na po ako dito sa Manitoba. Once lang ako nakatikim ng sinigang na kamatsili ng may isang kababayan na nagdala rito frozen galing sa Philippines. Pero ito po, fresh. So, ibig sabihin, nakakapasok na po yung ganitong mga produce galing ng Thailand papunta dito sa Winnipeg. At maraming salamat. Paalala lang po na ang kondisyon ng ating puso, anuman ang ating ginagawa ay nakakaapekto ng malaki sa resulta nito. Kaya po dapat, laging tama ang kondisyon ng ating puso. God bless everyone and thank you for watching.